guys. So, meron tayo ditong inaayos na TV. Solid TV siya, guys. Yung brand niya is ito siya, guys. Higher. So, yung problema niya, guys, is umiilaw lang yung backlight. Tapos, wala naman siyang picture. So, test natin siya, guys. So, kung mapapansin natin dito sa ilalim, meron siyang red indicator. So, ipapower on natin. So, yun siya, guys. Nag-bling-bling siya. At, umiilaw na yung backlight. Meron siyang sounds, guys, pero wala siyang display or wala siyang picture dito sa screen. So, ang gagawin natin ngayon is bubuksan lang muna natin yung cover ng TV na to para malaman natin sa loob kung ano yung problema niya. So, ito na guys. Nabuksan na natin yung TV. So, dito sa pinaka main board niya, wala naman akong nakikitang lumulobo na kapasitor. Kasi, may times no, meron akong inayos na ganito din yung sira niya. Wala siyang picture pero yung backlight is okay. Meron lang akong inayos na ano, na TV na yung problema lang niya is lumulobo dito sa may secondary na kapasitor. So sa sitwasyon dito, wala naman siyang lumulobo na kapasitor. So yan. So yung pupuntahan natin guys na area, kasi wala naman ditong kapasitor na may problema. So pupunta tayo dito sa may ano, sa may panel. So meron ditong isang board, ito siya guys, connected dito sa main board at saka papunta sa LCD to. So dito tayo magbo-voltage check ngayon. So bo-voltage check natin yung VCC niya. So yun siya guys, meron siyang 1.6, so okay na yan. Dito naman tayo sa supply niya, 12 volts. So yun guys, 12 volts meron, umabot pa nga ng 13.2. Ito naman tayo sa ABDD. Same guys. Dito meron siyang 5.8. So dito naman tayo sa ano, sa bone. Dapat meron ditong ano, umabot ng 'yan siya guys. Wala siyang voltage na nare-reading. So, kaya walang picture to kasi wala siyang bone. Wala siyang supply sa bone. So, ang gagawin natin ngayon is
ano, mag cutting method tayo dito sa may panel. Ito siya guys. So ito na guys, nag-cutting ako dito, pero ganun pa rin yung problema niya. Hindi siya nag-picture. So next natin na gagawin is sa kabila tayo mag-cutting dito sa side. Dito tayo sa side na to, magka-cutting. So meron na ako ditong kinaskas na ano, na mga pins niya. So dito tayo magka-cutting guys. So yun na guys, nag-cutting na ako dito. So ito na guys, nag-cutting ako dito. So dito siya nagsimula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, magbibilang tayo hanggang 12 dito. Tapos, pagkatapos ng 12, dito na tayo magka-cutting. Yung ka-cutting natin, guys, is 1, 2, 3, 4. 4. 4 yung ika-cutting natin ito. So, dito na ako nag-cutting guys, sa baba. Tapos, so yan. Tapos, magte-testing tayo. Or, magbo-voltage check tayo kung meron na siyang supply sabon. Mag-check tayo dito sa ano, sabon kung meron na siyang supply. So pa-power on ko na. So yun guys, meron siyang 36.3 volts dito sa sabon. So okay na yung supply niya nung ikinat ko dito banda guys. Ito siya. Dito ako nag-cut guys. So naging okay na yung supply ng bone dito. Ito siya guys. Meron na siyang 38. So yun siya guys, meron na siyang 38.7. So yan. Yung una ko guys nakinat is dito na side. So ganun pa din yung problema kanina. Tapos ngayon dito na ako nag-cut sa kabila. Naging okay na yung supply ng bone. So ngayon titest naman natin kung, or titignan naman natin kung meron na siyang display dito sa LCD. So, yun na guys. Meron na siyang display. Meron na siyang no signal. So, yun. So, titesting muna natin siya. Lalagyan natin siya ng ano, ng
audio video dito para makita natin kung magpipicture na siya. So yun na guys, mayroon na siyang picture. So okay na siya. Kung mapapansin natin. So yun lang yung problema niya guys. Nag-cutting method lang tayo. Tapos ano siya? Nagkamali ako ng pag-cutting method dito ako kasi nag-umpisa sa kabila. So dito guys. Dito kasi ako nagsimula mag-cutting, so hindi umipik yung ano, yung cutting method dito. So ang next kong ginawa kasi is nag-cutting method ako dito sa kabilang side dito. So nung mag-cutting method ako dito, nung binoltage check ko yung bone niya is nagkaroon na siya ng 38.7 volts, at saka naging okay na yung picture niya. So yun lang yung problema niya dito pag sa ganitong TV. So yun. So ngayon isasara ko lang muna siya guys. So ito na guys, ititesting na natin yung TV. So ipapower on ko na. So yun na siya guys, meron na siyang picture. So yun. So yun lang yung problema niya guys. Nag-cutting method lang ako. So sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So dito na lang guys.